Noong 2003, si Evelyn Salt ay pinahihirapan ng mga sundalo ng North Korea na inakusahan siyang isang espiya. Kalaunan, ipinagpalit siya sa isang North Korean prisoner at iniligtas ng kanyang amo na si Ted Winter. Habang naglalakad patungo sa border, tinanong ni Salt kung bakit siya pinalaya. Pinaliwanag ni Ted na ang kanyang kasintahang si Mike, na makikitang nakatitig sa kanya mula sa kabilang panig ng border, ay nagpetisyon sa lahat ng nasa gobyerno para palayain siya. Para mapigilan nila siyang gumawa ng mas hindi kinakailangang publicity, pumayag silang gawin ang palitan para mapalaya si Salt. Makalipas ang ilang buwan, pinapanood ni Salt ang kanyang asawa na ngayong si Mike, na nagtatrabaho sa hapagkainan para pag-aralan ang ilang mga gagamba. Matapos niyang mapansin na nakatayo si Salt doon, sinabi niyang happy anniversary sa asawa. Inalok ni Salt na ipagluluto siya ng almusal, ngunit tumanggi si Mike at sinabing hindi siya masarap magluto. Sa sumunod na eksena, makikita si Salt sa kanyang trabaho, na nanonood online kung paano magtiklop ng napkin upang maging perpekto ang kanyang plinanong anniversary dinner. Ilang sandali pa, kinausap siya ni Ted at pagkatapos ay naghanda na silang lumabas dahil malapit nang matapos ang kanilang trabaho. Habang papaalis na sila, hinabol sila ng isa pang agent at sinabing dumating ang isang Russian defector at gustong magbigay ng impormasyon sa kanila. Upang makita kung may kapakipakinabang na impormasyon ang Russian, kaagad na bumalik sina Salt at Winter sa itaas. Ginamit nila ang mga neural scanner upang matukoy kung nagsisinungaling ang Russian defector, at pumasok si Salt sa silid upang simulan ang interview. Nagpakilala ang defector bilang si Orlev Vasilyevich at nagpatuloy sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya ng isang kwento tungkol sa isang Russian espionage program na itinatag noong Cold War. Sa programang ito, dinukot ang mga anak ng mga American families at pagkatapos ay pinalitan ng mga batang Russian na sinanay na maging espiya ng isang Russian official, umaasang maibabalik ang pagiging dominante ng Russia balang araw. Ang mga agent na ito ay tinatawag na K-12 at ang bawat agent ay may kanya-kanyang misyon at binigyan ng eksaktong petsa kung kailan sila aatake. Nabunyag na malapit nang dumating ang araw na ito, at ang mga kaganapan ay magsisimula sa pagpatay sa Pangulo ng Russia sa libing ng Vice President ng US sa susunod na araw. Sinabi ni Ted kay Salt na tapusin na ang interview dahil hindi sila naniniwala sa kanya. Habang papaalis na si Salt, ipinaliwanag ni Orlev na ang agent na papatay sa Russian President ay si Evelyn Salt. Kaagad na umalis si Salt sa silid at halatang balisa siya. Habang papunta siya sa viewing room kung saan naghihintay ang kanyang mga kasamahan, natukoy ng neural scan na totoo ang lahat ng sinabi ni Orlev sa buong panayam. Nagsimula siyang makipag-usap sa counterintelligence officer na nagngangalang Peabody at iginiit sa kanyang inosente siya. Naniniwala si Ted na inosente si Salt at sinabi kay Peabody na mag-move on na sila. Samantala, inihatid palabas si Orlev ng dalawang agent at pumasok sila sa isang elevator. Sa kabilang banda, inutusan si Salt na maghintay sa interrogation room, habang inaalam pa nila kung ano ang sunod na gagawin. Habang pinapanood niyang nagtatalo sina Ted at Peabody, na-realize niyang nabuking na ang kanyang cover bilang spy at nasa panganib siya. Lumipat ang eksena kay Orlev kung saan lumabas ang isang patalim sa kanyang sapatos, at nagpatuloy siya sa pagpatay sa parehong gwardyang kasama niya, at pagkatapos ay nagmamadaling tumakas. Naalerto sina Ted at Peabody sa pagtakas ni Orlev, na nagbigay kay Salt ng pagkakataong makatakas sa silid at sinubukang lumabas ng gusali. Habang nagsisimula ng humigpit ang seguridad sa gusali, muling na-corner si Salt sa interrogation room kung saan naghanda siya ng isang explosive device upang labanan ang SWAT team. Pinaputukan niya ang mga ito, na nagpabagsak sa buong SWAT, at nagawa niyang makakuha ng baril sa proseso. Ginamit niya ang baril upang basagin ang isang bintana at pagkatapos ay umakyat sa bubong papunta sa kalye. Sumakay siya sa isang taxi at sinubukan muling tawagan si Mike, ngunit ibinaba niya ang tawag matapos itong mapunta sa voicemail. Sinira ni Salt ang kanyang SIM card at pagkatapos ay bumaba sa taxi sa kanyang apartment building. Habang papasok na siya, napansin niyang nakatumba ang upuan ni Mike at hindi naubos ang kanyang sandwich. Maliwanag na sinubukang lumaban ni Mike at dinukot siya ng kung sino. Habang nag-iimpake si Salt ng kanyang mga gamit at kinuha ang ilan sa mga gagamba ni Mike, sina Ted at Peabody ay nag-assemble ng SWAT team upang sugurin ang apartment ni Evelyn Salt. Sa oras na makarating sila, umakyat si Salt sa may bintana. Muntik na siyang hindi makatakas at umakyat sa katabing apartment. Habang kinakausap niya ang bata sa apartment at nagpapalit ng damit, muli niyang naalala ang kanyang asawa at mga bahagi ng kanilang buhay na magkasama.
Nakatakas siya at habang naglalakad palayo sa gusali, nakita siya ni Ted Winter. Naganap ang isa pang habulan at nagawa nilang ma-corner si Salt, ngunit tumalo ng spy sa isang semi-truck na dumaan sa ilalim ng overpass. Sinundan siya ng mga agent at nagpaputok, habang siya naman ay tumalon mula sa isang truck patungo sa isa pa, hanggang sa wakas ay nakarating siya sa kalsada. Pagkatapos ay ninakaw niya ang isang motorsiklo, kung saan nagawa niyang maiwasan ang mga agent at nakatakas. Sa puntong ito, pumunta si Salt sa isang bar. Habang nasa banyo, ninakaw niya ang coat at ID ng kapwa parokyano, at pagkatapos ay sumakay ng bus papuntang New York City. Pagkarating doon, ginamit ni Salt ang ninakaw na ID para magrenta ng isang maliit na hotel room. Doon, kinulayan niya ang kanyang buhok at nagnakaw ng damit. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magplano kung paano makapasok sa cathedral at nagprint ng mapa ng subway. Sa isa pang flashback, ipinakita sa atin na si Evelyn Salt ay isa talagang Russian spy. Ipinanganak at lumaki siya sa Russia at kinuha sa murang edad kasama ang isang grupo ng iba pang mga batang lalaki upang maging mga espiya bilang bahagi ng K-12 group. Kinabukasan, sumakay si Salt sa subway train at nagtanim ng smoke device. Habang nagpapanik ang lahat, tumalon siya palabas ng tren at pumasok sa tunnel sa ilalim ng cathedral. Nang pumunta na siya sa kanyang posisyon, nagsimulang maganap ang libing ng US Vice President sa simbahan. Nang tumayo ang Pangulo ng Russia para magbigay ng talumpati, naghagis si Salt ng pampasabog sa kisame, na nasa ilalim mismo ng kinatatayuan ng Pangulo ng Russia. Gumuho ang sahig na kinatatayuan niya, na naging dahilan upang mahulog siya sa tunnel sa tabi ni Salt. Nagpanik ang lahat ng mga tao at binaril na ni Salt ang Pangulo ng Russia. Sa sandaling yun, dumating si Peabody at sumuko si Salt sa kabila ng pagkakaroon niya ng pagkakataong barilin ng agent. Nang inaresto na siya ng mga pulis, galit na sumigaw si Ted na sana'y mabulok siya sa kulungan para sa kanyang ginawa. Inilagay si Salt sa isang SUV at dinala sa isang caravan papunta sa lungsod. Gayunpaman, nagawa niyang patumbahin ang dalawang gwardyang nagbabantay sa kanya at kinuryente ang driver na naging dahilan upang mabangga ang mga sasakyan ng pulis sa unahan at likuran nila. Upang matakasan ang ibang pulis na ngayon ay nakapalibot na sa kanya, pinaandar niya ang SUV sa ibabaw ng guardrail papunta sa kalsada sa ibaba. Nang lumapit ang mga tao upang tingnan kung okay lang ang lahat ng nasa loob, nagawang makatakas ni Salt. Sa puntong ito, ibinalita sa telebisyon ang tungkol sa pagkamatay ng Pangulo ng Russia at mga riot na nangyayari ngayon sa buong Moscow. Samantala, makikita si Salt sa isang ferry boat at papunta siya sa isang scrap metal yard. Doon, nakasalubong niya si Orlev at niyakap siya. Nabunyag na siya ang lalaking kumuha at nagsanay sa kanya noong bata pa upang maging espiya ng Russia. Pagkatapos ay dinala si Salt sa isang barko na nagsisilbing headquarters ng mga espiya ng Russia. Ipinaalam sa kanya na ang sunod na hakbang ng kanilang plano ay sakupin ang mga nuclear weapon at simula ng isang malakihang digmaan sa pagitan ng Russia at US na sisira sa mundo. Matapos dalhin sa loob ng barko, nakita niya si Mike na ginawang hostage. Upang makita kung tapat pa rin si Salt o hindi, pinatay ni Orlev si Mike at pinanood ang kanyang reaksyon. Nang hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon, ipinakilala siya ni Orlev sa mga kapwa niya espiya, at pagkatapos ay isinama si Salt sa kanyang opisina upang isiwalat ang iba pang mga detalye tungkol sa plano. Sa sandaling marinig na makikipagkita siya sa isang espiya na nakabalat kayo bilang isang NATO officer sa may Washington DC, binuhusan ni Salt ng inumin si Orlev, binasag ang bote ng alak at ibinaon ito sa leeg ng lalaki bilang paghihiganti sa pagpatay niya kay Mike. Pagkatapos, gumamit si Salt ng mga granada upang patayin ang lahat ng mga Russian spy na nasa barko. Hindi nagtagal, umalis na si Salt sa barko at pumunta sa lugar kung saan sila magkikita ng kanyang contact na NATO officer. Pagkatapos niyang sumakay ng eroplano, nakilala niya ang lalaki bilang isa sa kanyang mga kaklase at naalala ang kanyang mga spy training noong bata pa siya. Doon, pinag-usapan nila ang kanilang buhay at kanilang childhood. Dito nabunyag na si Salt ang pinakamagaling sa kanyang klase at siya rin ang unang makakatapos ng planong ito. Ibinunyag niya na ang plano ay patayin ang Pangulo ng US habang siya'y nasa kanyang security bunker sa White House. Pagdating nila sa Washington DC, binigyan niya si Salt ng bagong ID at nagbalat kayo bilang kapwa NATO officer. Matapos makapasok sa White House, ipinahayag ng lalaki na isasakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang sarili upang magtago ang presidente sa bunker kung saan siya papatayin ni Evelyn Salt.
kabilang si Ted sa mga lalaking nagbabantay sa presidente at tumakas kasama niya patungo sa bunker. Habang papasok silang lahat sa elevator papunta sa bunker, nasa itaas nila si Salt na tumalon mula sa bawat palapag gamit ang framework shaft ng elevator. Sa sandaling makarating sa palapag ng bunker, isa-isa niyang pinabagsak ang mga gwardya sa labas at ligtas na nakapasok sa bunker bago pa magsara ng tuluyan ang pinto. Sa bunker, itinaas ng Pangulo ang terror alert sa bansa sa DEFCON 2 dahil nag-deploy na ang Russia ng kanilang nuclear weapons bilang pagganti sa nakikita nilang isang act of war nang patayin ang kanilang Pangulo ng isang CIA agent. Matapos mabigyan ng Pangulo ng buong awtoridad na ilunsad ang mga missile ng US, nakita ni Ted sa CCTV na papalapit na si Salt at inutusan ang mga agent na kunin ang kanilang mga armas. Gayunpaman, bigla siyang kumuha ng baril at pinatay ang lahat ng nasa silid, hanggang sa silang dalawa na lang ng presidente ang natira. Sa nakakabiglang twist na ito, nabunyag na si Ted Winter ay isa ring Russian spy tulad ni Evelyn Salt. Inutusan niya ang Pangulo na i-activate ang mga nuclear sa bansa, ngunit tinanggihan siya nito. Dahil dito, pinatulog ni Ted ang Pangulo at nasaksihan ni Salt ang lahat ng nangyari. Lumapit siya sa bulletproof window at sinenyasan si Winter na gamitin ang kamay ng Pangulo para muling i-activate ang strategic strike sa Mecca at Tehran. Nagsimula siyang makipag-usap kay Ted sa may salamin at nagtanong kung bakit hindi niya sinabi na isa rin siyang espiya. Nagmakaawa si Salt na hayaan siyang sumama sa kanya at sa huli ay pumayag na rin si Ted. Habang papunta si Ted sa pinto upang papasukin si Salt, ipinakita ang balita sa telebisyon na nagsasabing buhay pa ang Pangulo ng Russia at binigyan lamang ng paralyzing venom. Nang ma-realize ni Ted na gumamit si Salt ng kamandag mula sa mga gagamba ni Mike upang palabasin na pinatay niya ang presidente, sinabi ni Ted na hindi na siya nagtitiwala sa kanya mula nang mabawi siya sa North Korea. Alam niyang sa simula pa lang ay na-inlove na siya kay Mike at hindi na siya katulad ng dati, kaya ito ang dahilan kung bakit sinabihan niya si Orlev na dukutin at patayin si Mike. Sa puntong ito, galit na galit si Salt at tinangka niyang barilin siya sa salamin. Nang hindi ito gumana, nakakita siya ng access box sa tabi ng pintuan sa kabilang panig ng silid. Pinuntahan niya ito at pinaputok ang kanyang baril hanggang sa tumambad ang access box sa likod nito. Pagkatapos ay nirewire niya ang box para makapasok sa conference room ng bunker. Sa silid, naglaban sina Salt at Ted Winter. Malapit nang makumpleto ang pag-activate ng nuclear strike, ngunit sa huling minuto, dumating ang Secret Service at pinatigil silang dalawa. Sa halip na isuko ang sarili, tumalon si Salt para hilahin ang plug sa computer, nakumansela sa nuclear strike, ngunit nabaril siya sa proseso. Parehong inihatid palabas sina Salt at Ted, at dahil nakasuot siya ng bulletproof vest, hindi nasaktan ang ating bida. Habang inaakay siya mula sa bunker bilang isang bilanggo, nakita niya si Ted na ginagamot ang kanyang mga sugat sa tabi ng hagdan. Tumalon siya papunta sa kanya, pinulupot ang kanyang handcuff sa leeg ng lalaki at tumalon sa balcony para sakalin siya. Sa sandaling hinila nila siya paitaas, patay na si Ted matapos mabali ang kanyang leeg at pagkatapos ay ibinigay na kay Peabody. Pagkasakay nila ng chopper, tinanong niya si Salt kung bakit niya pinatay si Ted Winter, at ang tanging sagot niya ay kailangang may gumawa nito. Ipinaliwanag ni Salt ang panig ng kanyang kwento at nagsimula ng maniwala ni Peabody, ngunit iginiit niyang walang ibang maniniwala sa kanya. Pinaalam ni Salt na marami pang Russian spy kagaya niya ang nagkalat, at hindi sila titigil hanggat hindi pa natatapos ang misyon. Kinumbinsi niya si Peabody na palayain siya dahil kinuha na nila ang lahat sa kanya at hindi siya titigil hanggang sa mamatay ang lahat ng espiya ng K-12. Matapos tanggalin ang handcuff ni Salt, tumalon ang espiya mula sa chopper at pagkatapos ay tumakas sa may ilog at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.